Fit nga ba itong bagong import ng San Miguel Beer na si Sheldon Mac para sa kanilang rotation? Nanalo ang San Miguel Beer kagabi kontra dito sa Endex Road Warriors. At kahit 16 points lamang ang na-score nitong si Sheldon Mac, at least nakita natin na balanse yung scoring nila. Kung napanood niyo yung laban ng San Miguel Beer, 7 players ng San Miguel ang naka-double figures kabilang na itong si Sheldon Mac. Naka 24 points si CJ Perez, si Fajardo 17, si Lassiter 17, itong si Trulliano 16, si Romeo naka 13 points, si Jericho Cruz 10 points. So ibig sabihin nakakuha ng maraming contribution ng San Miguel Beer sa iba't iba nilang mga players. At itong si Sheldon Mac kahit 16 points lamang yung na-score niya, at least masasabi natin na hindi siya yung tipong import na siya lang ang tumitira. So malaking bagay yan para sa San Miguel Beer dahil alam naman natin marami silang scorer. So yung mga balibalita na papalitan na to agad ay hindi pa naman dahil syempre first game pa lamang yan. Pero kinakailangan makapag-adjust ka agad itong si Sheldon Mac dahil yung susunod nilang laro ay kontra sa mga mas mabibigat na teams. Ngayon, kinakailangan natin rin pag-isipan mabuti na itong si Sheldon Mac, yan ay isang scorer nga pero dito sa San Miguel baka mag-iba role niya. Ang kinakailangan i-improve ni Sheldon Mac bukod sa scoring ay yung kanyang rebounding. 1 rebound lang siya buong game at 1 assist. Siyempre kinakailangan dagdagan niya yan dahil yung mga scoring magagawa yan ng mga teammates niya. Pero yung rebounding kailangan dyan siya talaga tumulong. So abangan na lang natin kung ano pang adjustments ang gagawin. Pero sa ngayon, at least nanalo ang San Miguel. Kaya kung ikaw ay fan ng SMB, masasabi mo na medyo okay pa itong si Sheldon Mac at masyado pang maaga para i-judge yung kanyang magiging performance. Kaya sa ngayon, at least yan ang naging resulta ng first game. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ay tinraid na po ng Phoenix Fuel Masters itong si JV Mocon dito sa Endex Road Warriors kapalit ni Ato Ular at ng isang second round draft pick. Matagal-tagal na rin napapabalita na matitrade itong si Mocon at parang ito na nga ang naging resulta at hindi na rin nakapagtataka yan dahil syempre ang Phoenix ngayon ay nag-i-struggle. Pero ang usap-usapan, ito ba ay umpisa pa lamang sa mga moves na gagawin ng Phoenix? Ang sabi nga nila, una pa lang ititrade itong si JV Mocon pero ang susunod niyan ay baka ito ng si Jason Perkins ang dalhin dito sa Barangay Ginebra. Alam natin na itong Phoenix matagal nang gumagawa ng mga paraan niyan para mag-trade. Hindi lang para mapalakas yung lineup nila, kung hindi pati na rin ayon dito sa mga reports ay para magbawas ng budget dahil alam natin mayroong financial difficulties na hinaharap ang ownership nito. Kaya hindi na nakagugulat kung sakasakaling na itong si Jason Perkins, si Tyler Tio, Richie Rivero, pati na itong si Kai Balungay at yung iba pa nilang mga players ay matrade na rin. Sa ngayon, itong si Jason Perkins, alam natin matagal na niyang minamataan ni Coach Tim Cone. Kung inyong maalala, gusto niya sana isama yan doon sa Gilas Pool. Kaya lang nagkaroon lang ng mga question dito pagdating sa mga documents. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang itong si Jason Perkins ay gustong makuha ng Barangay Ginebra. Lalo na at lumalabas nga na medyo injury prone talaga at matagal makarecover itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. At alam din natin na kung ititrade si Jason Perkins dito sa Barangay Ginebra, sigurado na medyo mabigat din yung hihilingin kapalit ng Phoenix pero hindi pa natin natitiyak kung sino yan. Ang maliwanag dito, itong trade move na ginawa ng Phoenix Fuel Masters ay umpisa pa lamang yan at sigurado na meron pang susunod yan dahil ang balita natin ngayon itong Phoenix mukhang seryoso na dito sa mga trade movements na kanilang gagawin sa lineup. Pending approval pa po yung trade nitong Phoenix at ng Endex Road Warriors para kay JV Mocon at Ato Ular pero wala namang dahing nakikitang problema dyan pagdating dito sa PBA. Ang nakikita lang natin dito, itong si Ato Ular sana ay mabigyan talaga ng playing time dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil kung inyong maalala, nung yan ay nakuha nitong Blackwater Bossing, ang ganda ng pinakita niyan. Nag-average nga yan ng double-double pero ever since itong matrade dito sa NLEX ay nabauna siya doon sa bench at hindi na nakapagpakita ng gilas. Kung mapupunta siya dito sa Phoenix, baka dyan siya at least magkakaroon ng tsansa dahil ang Fuel Masters ngayon ay nagkukulang pagdating sa big men. At magiging magandang complement siya kasama itong si Jason Perkins pati na yung iba pang mga players katulad ng kanilang draft pick na si Kai Balungay. Dahil dito pwede nating magsabi na ito talagang Phoenix Fuel Masters ay magkakaroon ng mas malaking frontcourt
Pagdating naman dito sa JV Mocon to NLEX, siguradong makikinabang dyan ang NLEX dahil kinakailangan nila ng additional scorer para tumulong dito kay Robert Bolick. At yan ay magagawa nito si JV Mocon. Kaya sa tingin ko magiging fit yan. At ito ang dahilan kung bakit ginawa ng NLEX yung nasabing trade. At sa tingin nila ay makikinabang yung kanilang line-up. At syempre, sa tingin ko yung namang second round pick na i-give up dyan ay okay lang naman. Sa panig naman itong Phoenix Football Masters, alam natin na desperate na talaga silang manalo at yan ang dahilan ngayon kung bakit sila ay gagawa ng paraan ng ganitong klaseng trade. Pero huwag natin alisin yung posibilidad din na baka sila ay kaya gumagawa ng trade ay dahil gusto nila na magbawas ng budget para dito sa kanilang lineup dahil alam nga natin merong mga financial difficulties ito. Pero yan ay spekulasyon pa lamang kaya abangan natin kung meron pa ibang players ng Phoenix na ite-trade. Hindi lang dito sa NLEX, kung hindi maski na sa iba pang mga PBA team. Nagkasagutan na naman itong si Daniel Defonso at yung mga opisyales ng Northport Batangpier pagkatapos nung laban nila kagabi kung saan nanalo itong Converge Fiber XS kontra dito sa Northport. Kung inyong maaalala, nung unang nagharap itong Northport at itong Converge ay nagkaroon na ng issue dahil nga doon sa sinabi nitong si Daniel Defonso na farm team itong Northport. Ang ugat kasi nito ay itong si David Defonso, yung anak ni Danny, ay dinraft ng Northport Batangpier pero hindi sila magkasundo dito sa kontrata. May mga nagsabi kasi ng mga fans na dapat na raw iba na itong si David Defonso dahil ayaw pumirma ng kontrata. Ang sabi ni Danny ay sinagot niya na ayaw nila sa farm team at gusto nila sa team talaga na mananalo. Kaya nung nagharap itong Northport at itong Converge, inamin ni Coach Bonitan na hindi nila nagustuhan yung sinabi ni Daniel Defonso. Ngayong nagharap na naman itong Northport at Converge, mukhang nagkaroon na naman ng konfrontasyon dito kay Daniel Defonso at sa team manager ng Northport Batangpier. Hindi pa natin alam kung anong magiging desisyon dito ng PBA, pero alam natin na nung unang beses ay pinagmulta itong si Daniel Defonso dahil nga sa tinawag niyang farm team itong Northport. Pero kung inyong patitignan yung mga usap-usapan dito sa social media, ay parang mas kampi yung mga fans dito kay Daniel Defonso dahil sabi nga nila, totoo naman yung sinasabi ni Danny Ay na farm team naman talaga ng SMC itong Northport Batangpier. Tignan nyo na lamang yung mga trades na ginawa nila kung saan karamihan ng mga top players ay napunta dito sa Barangay Ginebra o di kaya sa San Miguel or lately dito sa Magnolia Chicken Templados. Lately, wala tayong napapansin dito sasabihin ni Commissioner Willie Marcial. Dahil syempre, pagdating niya sa farm team, talagang dinideny nila na meron ganyang sitwasyon kahit alam ng lahat na meron talaga. Abangan na lang natin kung pagmumutahin ulit itong si Daniel Defonso o baka naman ito ay bigyan na lamang ng isang warning. Shout out kay Joseph Pineda, kay Josh Magiray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Allen family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Malyari Mascariñas, Katsakino Ducusin, si Archie Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Lolito Kakayon, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.